Ngayon mga ka-farmers, marami-rami na tayong pinakawala ng mga manok dito. So yan sila, sari-sari yan, merong white leghorn, merong heritage chicken, merong yung ating game fowl. So mix na yan mga ka-farmers, merong mga native, ayun, yung mga maliliit. Ilabukan dagoy na. Tina may kusog man labuk. So yan din mga ka-farmers ay malapit na rin niyang mangitlog. Yun. Bali apat yung mga babae na yan pero namatay yung isa. So yung no, sige yung puglabok atong ito bang binuhian ba? So yan ring itong mga babae na ito mga ka-farmers, yung bardrock natin na matanda na. So pinakawalan ko na lang para ay umitlog sila ulit. So makakain sila ng mga damo. So apat yan mga ka-farmers. Isa, dalawa, tatlo, apat. So ito naman yung game fowls natin. So maraming injured dito mga ka-farmers, katulad niya no. Kasi palagi silang nag-aaway. So napilay. Yan, pilay. Ito rin, pilay. Kasi napakalambot lang yung kanilang mga paa. Ito, ating Rhode Island, napakalaki na. So yan, Rhode Island Red. Ang bigat. So yan mga ka-farmers, yung ating mga black coastal rat na mga matatanda na at naglulugon. So ito, meron na silang itlog. So, kukunin natin ito. So nag-umpisa na silang ulit umitlog. Pero ito ay maliliit pa lamang. So usually yung itlog nila, ang ilalabas nilang itlog ay yung nasa extra large. Pero ayos na rin ito dahil unang itlog pa lang ito sa siguro 2 linggo na ngayon. Ngayon pa ulit sila umitlog. So maganda yung quality ng shell. Yan, makikita nyo. Ayos talaga mga ka-farmers at umitlog na sila ulit. Kahit isa lang ito ay okay lang dahil sa mga susunod na araw ay itlog sila ulit. So ito na rin yung ating pinapakain sa kanila, yung layer crumble. So same dyan mga ka-farmers, ating ibang mga manok kumakain sila. So ito yung kanilang mga balahibo. Yan. So yan mga ka-farmers, yung balahibo nitong isa. So patubo pa lang ito. So yung protina na kinakain niya ay napupunta lang dyan sa pagpapatubo ng balahibo. So yan, makikita niya. So noon mga ka-farmers, meron silang kasamang rooster. Tinanggal ko muna yung rooster dito dahil para hindi sila masampahan. Kasi kapag nasampahan sila mga ka-farmers, lalo lang lalala ito. Yan. Lalo lang matatanggal yung mga balahibo nila.
dahil dyan papatong yung paa ng rooster o yung tandang. So yung iba ay medyo ayos na yung kanilang balahibo. Yan. Pero meron pang iba na hindi pa fully grown yung kanilang mga balahibo. So good sign na ito mga ka-farmers na umitlog sila ulit. Baka sa mga susunod na araw ay madagdagan rin ang kanilang pangingitlog. So ito pala yung ating mga matatanda na 2 years plus na mga black australorp. Ito, ubos na rin yung ating malunggay noong mga nakaraang araw, inilagay natin. So papalitan lang natin yan. So katapos nila, meron silang fresh na tubig. So yan, tapos matutulog na sila mamayang gabi. So yan yung ating mga manok mga ka-farmers, kumakain sila ngayon. Ito yung mga ang anak noon mga ka-farmers na mga inahin ay ito, except dyan sa rooster na yan. So hindi na, bagong rooster yan o bagong bloodline. So ang kanilang mama ay nandun. So ito ay nasa 1 year plus o bago pala nagwa 1 year sila ito. Ito naman yung mga barred rock. So konti lang din ang itlog nito, siguro 3 sa isang araw. 5 lang yung inahin na nandito. Ito naman yung ating Rhode Island Reds. So ito, consistent lang silang nangingitlog araw-araw. Pero yung mga itlog nila ay hindi gaanong malalaki. Nasa size lang ng large, minsan medium. So ayos lang dahil almost sila lahat ang nangingitlog. Yan yung ating Rhode Island Red. Kahit wala na yung kanilang mga balahibo, ay umiitlog pa rin sila. Ito naman mga ka-farmers ay bumalik na yung sigla nila sa pangingitlog. So mag-uumpisa na silang mangitlog ng medyo malalaki. Meron pa namang maliliit, pero meron akong nakuha ng mga nakarang araw ay malalaki na. Pero ito yung kanilang itlog ngayon. Yan. So extra large size na ito. Kaninang umaga nakakuha ko dito ng 5 itlog. So ito ay idadagdag natin doon. Ito yung pang-8. So yan, malalaki yung itlog. Ito ay matitimbang na siguro ito ng extra large or jumbo size. Ito rin. So ayos na rin ito. Umpisa na silang umitlog ulit. So ito yung nakolekta natin ngayong hapon ng mga itlog. So, kaninang umaga nakakuha tayo ng mga 11 na itlog. Ito na yung nakolekta nating itlog ngayong araw mga ka-farmers. So kaninang umaga nakakuha tayo ng 11 at ngayong hapon ay meron tayong 12. Sampu pala na itlog. Bali yung nakuha natin ngayong araw is nasa 21 na pirasong itlog. So okay na ito mga ka-farmers, kasi noon nung mga nakaraang araw ay madalang lang tayo makakuha ng itlog. Siguro makakuha tayo nasa 4 o 5 itlog. Pero ngayon ay nag-umpisa na ulit na umitlog ang ating mga alagang manok. At ito, makikita nyo, ito yung mga malalaking itlog. Merong malalaki, hindi uniform yung sizes nila. So ito, medyo malalaki itong mga itlog. So jumbo size na siguro. At ito yung mga maliliit, sa large size pa lang siguro ito. Pero ayos na rin, maganda yung quality ng shell at yung bigat ng itlog. Maganda rin. Yan. Ito medyo may pagkatulis. Ito yung itlog kanina na
yung mga inahin na 2 years old na bago pa lang o nag-umpisa ulit mang itlog. So ito yung kanilang itlog. Pero papalo pala ito sa malalaki kapag magiging normal na yung o normal na yung pangingitlog nila. So yung usual size ng itlog nila noon ay ganito, ganito kalaki. So yan mga ka-farmers ang harvest natin ngayong araw.